Ito pong si Attorney Harry Roque, talagang napaka-critical po ito na sa kasalukuyang gobyerno. Eh, hindi naman po kasi maikakaila na ito po ay talagang avid follower, supporter ng mga Duterte. Eh, lately, ang mga Duterte, hindi lamang lately, simula pa lamang po ng pag-upo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, napaka-critical na po ng mga Duterte. Kaya ano pa ang ine-expect natin sa isang Harry Roque? Pero mukhang meron pong pagkakamali ngayon si Harry Roque sapagkat siya po ay nag-post ng isang impormasyon sa kanyang Facebook page na hindi po tama. At okay lang sana kung wala po siya doon sa event. Pero nandoon po siya eh. Nagsalita pa nga po siya ng mga sumusunod eh. O pakinggan po natin muli ah, baliktanawan po natin yung talumpati po nitong si Harry Roque. Kaya hindi makatuwiran na nakita mo kung ano yung actual audience nung mga panahong iyon, pero ipagpipilitan mo na ikaw ay magsabi ng maraming mga dumalo at magpakalat ka pa sa pamamagitan ng pag-post mo sa page mo ng mga impormasyon na hindi naman makatotohanan na alam mo dahil ikaw ay mismo nandoon eh. Pakinggan po ninyo ha, siya po ito eh. Mamaya. Siya po yan. Totoo ba yan? Diba? Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw nila pabaksakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? At sabi ng ibang dyan, mananalo daw ang Tambaluslos kung hindi presidente, prime minister. At sabi ng iba dyan, dahil kailangan daw natin ng Tambaluslos, kinakailangan baguhin ang saligang batas. Tama ba yan o hindi? Mga kaibigan, ngayong pong araw nito ay ika-25 araw ng Pebrero. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa EDSA. Namuna rin po mga Cebuano sa labang ito, nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Ang unang-unang gagawin na mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pwesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Tama o hindi? Kaya nga po, nung nagkaroon ng taking initiative na ito, na PI talaga, hindi ko nasasabihin ko ng PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. Kaya po nila sinimula ng PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan. Isang gobyernong nagpapayaman, isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Papayag ba tayo? Cebu, maninindigan ba kayo? Mga kaibigan, nak ng teteng na yan. Oh, di ba? Mambolalizing ka lang din sa mga manunood mo dyan eh. Oh, yan oh, Attorney Harry Roque, nasa harapan ka ng mga tao na yan, nagsasalita ka. February 25, 2024 at Cebu City. Tapos mag-share ka ng fake news. Ngayon, nung kinall out ka ng mga kritiko mo, i-delete mo. O kasi sabi dito, Sir Harry Roque, bakit mo po binura? Ayan, this video was recorded last 2016 elections. Hindi po ito yung prayer rally ninyo sa Cebu. Oh, bakit kailangan mo itong i-post, Attorney Harry Roque? Dahil nasasaktan kayo na totoong nilamok ang inyong mga prayer rally? Dahil nasasaktan kayo na totoo na ang mga Duterte laos na at kakaunti na lamang ang tumatangkilik dito? Kaya ngayon, sinisikap ninyong palabasin sa harapan ng publiko na marami pa rin po kayo. Hindi naman ito yung totoo.
alam mo na hindi ito totoo, pero bakit mo ipopost sa iyong page tapos i-delete mo? Hay nako, Attorney Harry Roque. Sa pagkakaalam ko, kapag ka ang abogado nagsisinungaling o nagpapakalat ng fake news, ito ay ground for disbarment. Naalala nyo si Attorney Toto Kausing? Yung vlogger ngayon na tinatawag niya ang sarili niyang Engineer Toto Kausing at tatakbo yata sa pagkasenador? Alam nyo ba kung ano ang kadahilanan bakit po siya dinisbar ng Korte Suprema? Dahil siya po ay nag-post ng isang artikulo sa kanyang Facebook at ito po ay sinasabing hindi daw totoo at kinatigan po iyon ng Korte Suprema. Kaya naman ikinatanggal po iyon nitong si Attorney Harry Roque. Pero alam ko may video si Fiscal EJ tungkol sa disbarment proceedings. Tingnan nga natin kung pwede natin reaksyonan ito. Kasi dito sabi niya sa mga napakarami niyang vlog, pero hanapin ko lamang ha. Tingnan natin dito kung makikita po natin yung mga grounds for disbarment. Ito, siguro, ang topic niya kasi rito, si Attorney Larry Gadon I do not know kung ano nang nangyari dito, pero dinisbar kasi si Attorney Larry Gadon Pakinggan nga po natin ito, mga tol, at i-relate natin ito doon po sa maaaring kaharapin itong si Attorney Harry Roque. Anyway, wag na nga lang natin pag-usapan to, kasi ako naman, hindi ko ikinasisiya kapag ka meron pong natatanggalan ng profesyon, ng lisensya sa exercise, sa pag-exercise ng kanilang profesyon. Pero ang sinasabi lang natin dito, Attorney Harry Roque, alam na alam mo na, ano yun, tol, si Toto Kausing, opo, alam na alam mo na itong ipinose mo, hindi po ito yung audience ninyo. Ito po kayo, ang layo-layo naman po niyan para maligaw ka pa ng landas at i-post mo, i-share mo itong photo na ito. Malinaw ito, Attorney Harry Roque, na nagsisinungaling ka po rito. Di ba bawal magsinungaling ang abogado? Totoo ba yon? Mga kaibigan kong lawyers dyan, baka mapanood niyo po ako. Totoo po bang hindi kayo nagsisinungaling? Mga tol, attorney? Pero dito, kasinungalingan tong ipinose mo. Dahil alam na alam mo sa sarili mo na hindi ito yung Cebu Prayer Rally last February 25, 2024. Tapos i-delete mo ngayon sa Facebook page mo kasi nabuko ka ng netizen na ikaw ay nagsisinungaling dito sa page mo. Bago-bago rin po, attorney, ha? Nakakalimutan mo yata, Attorney Harry Roque, na ikaw ay naging public servant. Pero kung meron man sigurong walang delikadesa, tingin ko ikaw yon, Attorney Harry Roque. Kasi alam po ninyo, itong si Attorney Harry Roque, basically anti-Marcos po ito. Tapos anti-Duterte po ito. Sinabihan niya po noon nang hindi pa nananalo si Rodrigo Duterte na murderer ito at huwag iboboto ang isang murderer. Anong nangyari makatapos pong manalo itong si Rodrigo Duterte? Naoperan ka ng posisyon bilang gabinete sa Duterte administration. Nakalimutan mo na kagad yung mga kasakasama mo, katulad nila Attorney Espiritu, yung mga aktivistang abogado na katulad mo noon. Kinalimutan mo lahat sila para lamang pagsilbihan ang mga Duterte. At okay lang sana sa panahon ng mga Duterte dahil ikaw naman ay lingkod bayan at nasa pamumuno ka nitong si Rodrigo Duterte. Pero ngayon, lumalabas na ang loyalty mo talaga hindi sa taong bayan, kung hindi sa mga Duterte. In fact, lagi mong sinasabi sa mga vlog mo, hindi mo babanatan si Pangulong Bongbong Marcos dahil mayroong instruction sa'yo itong si Vice President Sara Duterte. Ano yun? Nasunod ka talaga sa mga Duterte? Ganun lang yon? Tapos masama pa ang loob mo dahil yung asawa mo na overdue na dyan sa pag-ibig as trustee,
sasabihin pa ninyo na para kayong pinupolitika. Kailan ba na-appoint ang asawa mo? Kung hindi ako nagkakamali, 2017 pa. From 2017, na-extend siya nung na-extend dyan po sa pag-ibig as trustee. At nung mapalitan ng administrasyon, siguro naman, nararapat lamang na kung hindi siya alisin, kusa siya magbitiw. O kung hindi man siya kusang magbitiw, kung talagang meron kayong delikadesa, I am not saying yung asawa mo, ganon. Pero ikaw, bilang yung asawa mo, bahagi ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, sana iniwasan mo na lang na tumirada sa kasalukuyang gobyerno. Pero hindi, tirada ka ng tirada. Tapos nung nagkahalungkata, nakita ang asawa mo, overstaying na nga. Magrereklamo pa kayo? Eh doon sa binasa naming batas, hindi man kami abogado. Pero siguro ang dali namang intindihin na ang termino ng trustee ng pag-ibig ay 2 taon lamang. E ilang taon nagtagal ang asawa mo? 6 na taon, Attorney Harry Roque. Masama pa loob nyo nun. 6 na taon na kayong nanungkulan, lagpas-lagpas pa nga sa termino nitong si Rodrigo Duterte. Kasi 2022, wala na siya. July 1, wala na siya sa Malacanang. Dapat may panibagong set of presidential appointee. Ganun pa man, marahil hindi kagad nakita ng kasalukuyang gobyerno. Kung nakita man, dahil hindi naman inakala na magiging ganyan ang pagtingin mo sa kasalukuyang gobyerno, kaya inalaw na lamang bilang konsiderasyon sa iyo. Pero hindi. Binanatan mo ng binanatan ang kasalukuyang gobyerno. Hindi mo daw tinitira si Pangulong Bongbong Marcos, pero pinapahapyawan mo na magpa-drug test ito. Pinapayuhan mo na sundin ang kagustuhan ng mga DD sheets na katulad mo. Oh, kaya Attorney Harry Roque, ibinabalik lang namin sa iyo yung mga ginagawa mo ngayon. Katulad nito, sabi mo, ang mga supporter daw ni Pangulong Bongbong Marcos mahilig magpakalat ng kasinungalingan, no? Ang mga supporter ng tinatawag mong tambaluslos laging nagpapakalat ng hindi makatotohanan. O ito ka naman ngayon. Ano tawag mo dyan sa ginawa mo? Nag-post ka ng isang hindi makatotohanang bagay na alam mo dahil ikaw mismo nandirito sa prayer rally na ito ng mga digong nyo. Di ba? Imposible naman na hindi mo na size up ang laki ng bilang ng mga manunood dyan. O, asensya na, ginamitan ko ng laki ng bilang. Dapat pala, sinabi ko, imposible naman na hindi mo nakita ang kakaunting tao na nanood dyan. Ha? Attorney Harry Roque. Now, punta tayo dito sa kabila. Eh, ang SMNI, nalalagay po sa alanganin, pati po ang nagmamay-ari dito, na itong si Apollo Quiboloy. Si Apollo Quiboloy, meron po itong supuena ad testificandum na nireceive naman po nila na mula po sa House of Representatives at saka sa Senate of the Philippines. Yung sa House of Representatives, sa March 12 po ito. Tapos, yung sa Senate of the Philippines, bukas po, alas 10 ng umaga, sa pangungunan nitong si Senator Riza Ontiveros ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Para po ito sa mga di umano'y paglabag sa batas, katulad po ng pangmumulestya, pang-aabuso, panggagahasa, human trafficking, di umano, nitong si Pastor Apollo Quiboloy. At dahil po dyan, mga tol, binalita po nila sa kanilang radio station at Facebook pages, at kasama siguro ang iba pang mga social media accounts nila, hindi na kasi kasama ang telebisyon, dahil ito po ay suspendido until now, indefinitely, ng National Telecommunications Commission. Sinabi po nila rito na nakaset na daw po ang venue ng kapangyarihan at kalayaan ibalik sa taong bayan. Kailan ba inagaw sa taong bayan ang kapangyarihan at kalayaan? Ah, inagaw ba sa atin? Hindi naman ah. Malaya nga tayo nakakapagsalita. Meron nga ang isang ayoko na sanang pangsinin. Pero sige, bigyan na rin natin ito ng pagkakataon. Oh, ipakita ko lang sa inyo. Meron pong isang hindi kilalang vlogger pero nagpapaka-relevant, minura pa si Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Ano ang sinabi rito nitong hindi kilalang vlogger na ito na pagkakaalam ko, bagsak naman sa bar examinations kung makapuna sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, akala mo ang talino. Sige, personalin kita ngayon. Yung pagmamagaling mo, alam mo,
bawas-bawasan mo. Kasi ako nga, hindi ako nagmamagaling, pero number one ako sa board examinations eh. Kapag ako yung nag-aral ng abugas siya, isang take lang. Pag hindi ako pumasa, di na ako magte-take pa uli. Yan ang paniniwala ko. Wala akong binagsak na examinations. Number one pa ako. Hindi, niyabangan ko lang mga tol. Kasi grabe ito, tingnan nyo. Itong certain Joey de Vibre. Sabi ko doon sa nagsesend sa atin ito, ayoko na sanang pansinin. Kasi nung tinignan ko yung page nito, wala namang nanonood halos. Ang nagre-react dito, iilan lang naman at nagsishare. Kaya pagka tinapik pa natin, eh pasisikatin ko lang eh. Pero naalala ko, kasi ang hilig nila eh. Diba? May pamura-mura pa sila. O, tingnan nyo, urur, sabi sa ating Pangulo. Tapos ukinam, anak ko ng teteng tong tao na ito. Kaya ka bumabagsak sa board sa bar examination dahil dyan sa pinagagagawa mo eh. O ngayon, balik po tayo dito. Sabi nila, kapangyarihan at kalayaan ibalik sa taong bayan, kakisab prayer rally ng mga sumusuporta at naniniwala kay Pastor Apollo Quiboloy sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Anong kaugnayan po niyan? Si Apollo Quiboloy may kinakaharap na problema. Anong kaugnayan nun? Doon sa sinasabi niyo kapangyarihan at kalayaan ibalik sa taong bayan. Meron bang inalis sa taong bayan? Tayo, malaya tayo. Katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, minumura si Pangulong Bongbong Marcos, nakakapag-criticize kayo sa kasalukuyang gobyerno, paanong nawala ang kapangyarihan, lalong-lalo na yung karapatan natin sa malayang pamamahayag. Pero what is interesting here, mga tol, is that kung ito ba ay talagang dadagsain ng tao. Alam naman natin na ang mga pagtitipo na isinasagawa ng mga Dutertards, eh talagang nilalangaw kapag kagabi, nilalamok. O, tingnan natin mamaya kasi set na daw yan eh. O, ang special live coverage ng event, ipapalabas marahil sa kanilang social media pages o ng SMNI. Tingnan natin kung ito ba talaga ay dadayuhin ng tao. Prayer rally na naman kayo. Pero sana naman, itong prayer rally ninyo, eh wala kaming makita dyan na mga nagsasayaw-sayaw na nakapekpek short. Prayer rally, merong nagsasayaw na nakapekpek short. Ano yon? Palibasa yung mga kapwa ninyo sumusuporta dito sa mga Duterte, parehas na parehas sa inyong mga pinupuon. O, lalong-lalo na, naalala ko na naman, yung isang content creator. Ito ha, yung content creator ng Didi Sheets. O, totoo ba to? Yung sinasabi po dito, manyakol ka daw eh. Oh, ito, ipakita ko po sa inyo. Oh, ano sinasabi po dito? Ito si Carl Clay, ah, taga Estados Unidos po ito. Napakabait po nito. Salamat po, ah, Carl Clay. Ah. Naging bahagi ka ng mga tumulong kay Top 1. Alam mo na kung ano tinutukoy ko. Salamat naman at kahit paano, okay na tayo. Yan, si Carl Clay. Ah. Sabi niya, nanood ako kay JIL Review TV today. Kaya nalaman ko, minura pala ako ni Badong. O, minura siya ni Badong. Nak ng teteng, lalaki ka, mumurahin mo babae, ano ka, bakla? Ha? Ako, kailanman, hindi ko minura si Claire Eden Contreras, ngayon pa lang, kapatawa lang ako. Ha? Badong Aratiles, sabi niya, nagkaayos man kayo ni Kathleen, hindi mo makakaila na nung nangyari ang pangmumolestya mo, hindi niya nagustuhan yun. Basahin mong mabuti ang mga messages niya. Sinasabi mo ba na nagdadrama lang si Kathleen? Meron siyang live-in boyfriend at the time na mangyari ito? Bakit niya gugustuhin na may isang katulad mo? May asawang tao hahalik sa leeg niya? At sa mga dumidepensa kay Badong, yan ang beso-beso sa inyo? Halik sa leeg? At maalala ko lang din mga tol, ha? Saan ko ba nakita 'yon? O tingnan natin yung for the first couple, parang dito ko nakita 'yon eh. Yung digong nila eh parehas yata rito kay Badong Aratiles o baka si Badong Aratiles ginaya yung digong nila. Kasi ganito 'yon eh, oh, mga tol. Halungkatin po natin 'tong photograph ng for the first couple. Dito ko nakita yun sa pagkakaalam ko. Napakaraming kumakandong dito kay
napakarami palang kinandong at hinalikan nitong si Rodrigo Duterte sa harapan pa ng publiko. Biruin nyo, tapos tawanan pa kayo ng tawanan, harap-harapan yung babae, binabastos sa harapan ng publiko. Eh, no ngayon, kung presidente ka, dapat nga kung presidente ka, mas mataas ang pagtingin mo sa mga kababaihan eh. Irespeto mo sila nang hindi mo kinakanti yung kanilang pagkababae. Porket ba ikaw ay presidente at kinikilig sa'yo ang mga nasa harapan mong mga kababaihan, sasamantalahin mo na ito? Saan ko ba nakita yon, anak ng teteng na yan? Di ko na tuloy makita. Ha? Pero pasensya na, hindi ko bigla makita yung photograph eh. Hindi ko maalala kung saan ko nakita yon. At alalahanin ko lamang ha, kung saan ko po nakita yung photograph na yon. Pero tingnan ko dito, ha, baka makita natin eh. Eh alam nyo naman, live streaming tayo eh. Tayo po dito sa programa natin, walang script. Pag ako'y nagsalita dito, topic lang ang usisimulan ko, tapos dire-diretso na po tayo. Sayang pa yung panahon pagka gagawa pa ako ng script eh. Kaya pagka may mga ganitong pagkakataon, eh ipagpaumanin nyo kung biglang may pumapasok sa isipan ko, tapos gusto ko pong i-share sa inyo. Eh ito naman ay hindi po fake news. Ito po ay katotohanan na yung kanilang pinupuon ay mistulang katulad po nitong si Badong Aratiles. Ganun pa man, hindi ko makita, pero nakita ko na yata. Ay, hindi pa rin. Kala ko, nakita ko na eh. Hindi ko makita. Nasaan ba yung kumakandong na yun? Hmm? Anyway, kung naglapse ang memory ko, di ko maalala eh. Ipapaalala ko na lang sa inyo. Ha? Si Rodrigo Duterte, makailang beses po itong nanghalik ng babae sa harapan po ng publiko. Makailang beses po itong nangandong ng babae sa harapan po ng publiko. Hindi po yan kaila sa publiko. Ang daming beses po nating nakita yan to the extent na yung kanyang common law wife nandoon sa tabi lamang pero ginagawa niyang manghalik ng ibang babae. Anong mararamdaman ng kanyang asawa? Ano? Anong mararamdaman ng pangkaraniwang kababaihan? Matutuwa ba kayo doon? Katulad ng ginawa nitong si Di Umanoy Arateling Badoy, Badong Aratiles na to. Ha? Yan o. Diba? O ganyan uri sila. Tapos, ito naman ngayon, si Apollo Quiboloy, sinasabi din na ganyan din ang problema. Saan ko ba nakita yung video na yon? Arlene, can you help me guys? Kung anong pangalan nung dating miyembro, Arlene Stone. Yan, tingnan natin. Etong si Arlene Stone, sinasabing dating miyembro po ito. Bakit di ako nakasubscribe? Mag-subscribe ako sa'yo. Ha? Ba, daming nanonood sa kanya. Oh. Ha? Justice for the rapist, sigaw ng mga alagad ni Quiboloy. Daming nanonood sa kanya. Oh. 553. Silipin nga natin itong vlog niya ngayon, mga tol. Kasi ngayon lang ako bumisita dito eh. Nang live siya eh. O siya po yun. Diba, nagsisimula na pala yung prayer rally. O, nitong mga alagad daw ni Quiboloy. O, tapos itong si Quiboloy, kung titingnan po ninyo ang mga vlog nitong si Arlene Rax, eh, ito po. O, diba? Kayo na lamang po ang bumasa. Baka sabihin pa ni Quiboloy, sinisiraan ko siya. Pero kung ang pagbabasihan po natin ay ang nangyayari sa Senado, eh malinaw na itong si Apollo Quiboloy kung ang paniniwalaan po natin ay ang mga testimonya ng mga resource person doon na di umano'y biktima niya, siya po ay isang di umano'y rapist, di umano'y nang momolestya, di umano'y nang human trafficking, at di umano'y ang ginagawa na lumalabag sa labor law ng ating bansa. O iba pa dyan, yung kanyang mga kaso sa Estados Unidos, kung saan itong si Apollo Quiboloy ay wanted ng FBI. O, tingnan natin ha. Ano po sinasabi dito? Siya po ay ipinaghahanap ng FBI o hinahanap ng FBI dahil po sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion.
and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. At anong kaugnayan nun sa sinasabi nyo ngayon na ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan, ang kalayaan sa taong bayan? Walang kaugnayan yun. Itong nangyayari kay Apollo Quiboloy, kung totoo man yan, ay produkto ng kanyang ginawa sa kanyang kapwa. Pero kung hindi yan totoo, sabi nga ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, harapin niya. At ganoon naman talaga ang tama. Bakit ayaw niyang harapin, particular yung mga nag-aakusa sa kanya sa Senado? Kasi simple lang naman yun. Ako, aakusahan mo ako ng mga karumal-dumal lakrimen, haharapin kita. At sasabihin ko sa harapan ng publiko kung gaano ka kasinungaling. Pero hindi magawa ni Apollo Quiboloy. Instead, siya ay nagtago. At sa kanyang pagtatago, inakusahan niya pa ang ating mahal na Pangulo, ang ating unang ginang, ang ating speaker at ilang mga kongresista na nasa likod ng persecution sa kanya. Sinasabi niya pa na hindi daw po extradition kung hindi rendition, to the extent na sinasabi niya na ililiquidate siya. Natatawa na lamang sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos eh. Sabi sa kanya ni Pangulo, natatawa na lang siya. Sino naman magliliquidate sa kanya? Oh. Tapos itong mga supporter mo ngayon, palalabasin na inalis ang kapangyarihan sa taong bayan, inalis ang kalayaan sa taong bayan. Nasaan? Saan banda? E kayo nga mismo, critical sa kasalukuyang gobyerno. Saan kayo nakakita ng administrasyon na ganito ang pagturing sa Pangulo? Winawalang hiya ng mga didisyet si Pangulong Bongbong Marcos. Pero, kayo ba'y pinapatulan? Hindi. Kami lamang na mga nagmamalasakit ng mga content creators na unconditionally sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagtatanggol sa kanya. Pero wala nang panahon sa inyo si Pangulong Bongbong Marcos para kayo pa'y paglaanan ng panahon. At yan ba ginawa nitong si Rodrigo Duterte sa kapanahunan niya? Hindi. Ang bawat kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte that time, ano ang ginagawa niya? Minumura niya ang simbahan, kiners niya, ang Diyos, kiners niya. Diba? Tinawag niya pang estupido ang ating Diyos. O, puntahan natin ngayon. Baka sabihin ninyo, ako'y nagsisinungaling dito. O, puntahan po natin yan, ha? Yan po ay naka-upload dito sa channel. Hopefully, mapagbigyan tayo. Sinubukan ko pong kontakin ang opisina nitong si Senator, dating Senador Antonio Trillanes. At tingnan natin kung siya po ay ating maiimbitahan po dito sa ating programa. Pakinggan ninyo ito, mga tol. Ito. Yan. Dito tayo. Oh. Yan yung mga halimbawa. Yung nanakaporo ng ubos na kay hate corruption. Oh. Kung anong uri ang Pangulo. Kayo dapat gutom. Wala akong kapakialan. I hate corruption. Hindi ako noong mga panahon na yan, kapag kinriticize mo si Rodrigo Duterte, tapos ka. Naalala niyo yung teacher? Nagsalita lamang ng kanyang saloobin, pabirong sinabi na ipapapatay niya si Rodrigo Duterte? Ano ginawa doon? Inaresto yun, in flagrante delicto. Ah, sinabi nila, caught in the act ka. Kasi yung post mo, nandoon sa online. Oh, without the benefit of warrant of arrest, inaresto yung tao. NBI pa dumali doon. Oh, pero ano sinabi ng prosecution? Basura ang kaso. Walang legal na basihan sa pag-aresto doon sa tao. Pero kritiko yun ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. Dapat kung meron kayong dapat sabihan ng ganyan na inalis ang kapangyarihan sa taong bayan, itong si Rodrigo Duterte nyo. Hindi ngayon. Malaya kayong nakakapag-criticize sa kasalukuyang gobyerno. Pero ito, nako. Sa mga estilo ng pananalita nitong si Rodrigo Duterte, katulad nito, hindi ka uubra pagka-critical ka sa kanya. Palinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. Diba? Prime Minister ng Australia. Panoorin nyo na lamang yan doon. Pero ang punto natin, mga tol, itong si Rodrigo Duterte, sa panahon niya, ang totoo na parang walang kapangyarihan ng taong bayan, na parang walang kalayaan ang taong bayan. Tapos ngayon, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, napakalaya nating mag-criticize
sa kasalukuyang gobyerno, palalabasin pa ninyo na walang kalayaan, tinanggalan ng kapangyarihan ang mga mamamayan? Ibalik! Kailan inagaw? Kailan inalis? Nak ng teting kayo, hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat sa inyo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol, baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo nag-graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminologist Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nakikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako ditong nagtuturo, pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political blogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan na si Attorney Rudy Ortea. Siya po yung review director at owner ng Ortea Review Center. Highly recommended ko po ito mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortea Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.